Sa kanan ko, heads or tails? Yung piso ni mo, tails nga. Una si Sur. Isang minuto para kay Sur Henyo. Simulan na kagad natin, wala nang buwelo-buwelo. Tapusin na natin, inaantay ka na ni Delo. Walito ng hinamon, sanay na to sa ghetto. Para tong 96 sa Vegas, meron G na matitedo. Anong akala mo sa akin, bakit pagito? Magkaedad lang tayo, mas mukha ka nga lang tito. Kung sa larong to, nauna ka tang ina, marapat lang na ikaw dito ang unang magpahinga. Kilala mo si Krega, tinalo ko na yon. Dinurog ko si M-Site at aking binaon. Tapos ikatlo na sumpa, double meaning na to chong. Ikaw ang ikatlong mamamatay sa akin ngayong taon. Sabi niya pa sa atin nung laban niya nung una, siya daw si Iverson kaya yung L na paupo niya. Oo si AI, kawala yan duda. Magre-retiro kang walang kampiyonatong nakuha. Oh, huwag mo nang ipagpilitan. Kung magumasta ka na goat, lalabas kang pinapaitan. Mga bunga ng Republican magluluksa today. Kasi mamamatay yung puno na parang si Rico J. Oh. Round 1 para kay Flict G! Simulan na natin ang pagkatay dito. Sa rapper na pandak, sinliit ng mismo. Welcome to your death, rest in peace bro. Patay sa Sunugan, Ozone Disco. Kahit magmalabis ka, punches ko mama ni Batista. Parang nagganabis ka, lilipat ka pa uwi. Hasta la vista. Nakatingin ka na sa back, bumaba na Baguio. Para dito lumagabang itong sibak. Sibak, instakil sa glock. Isang putok na back, boom, fade to black. Di na aabot ng bukas, pumunta kang maayos. Uuwi ka may butas. Kabumara, pumunta kang may balak. Uuwi ka may bala. Hanggang flip top ka lang. Pero pag may beat, nagmumukha ka ng timang. Amateur, sa rap mo na di na natural. Alam kong supot ka pa, huwag ka dito magkupal. Oh, round 1. Magiging kayo para sa round 1 na yun. Round 2 para kay Sir Henyo. Tapos ka na, Lodi puta, ang bangis. Kung ganyan lang papakita, madali itong mapanis. Walang panama sa akin ang mga comedian at bilis. Mapa-five ko lang tong G, parang nahuli ng pulis. Ah, hindi ka gwapo, kaya wag kang manlain. Pag sumisigaw ka nga, mukha kang titing nagagalit. Wala ka pang anak kay Bay, alam mo ba kung bakit? Kasi di pa siya handang magkaanak na batang pangit. Ah, huwag kang makipagyabangan. Magkakatira lang ang G kapag may don sa unahan. Parang basketball lang yan. Oo, bars na naman. Total, wala kang tira. Dapat ay nagpass ka na lang. Dapat ni isang di ako naniniwala. Mga rap mo wisdom, wala namang natututunan sa mga rhymes mo memes lang. Di ka magaling sa rap kundi sa punchy chicks lang. Napakawak mo loko. Parang kan si Trump kasi Republican na bobo. Sasabihin nito, Hinebra sigurado. Pigi sa pangalan, nasa semis matatalo. Yeah! Round 2, Flict G! Ang bilis ng iyong karir, pataba ng pataba. Patagal ng patagal, palala ng palala. Pahaba ng pahaba, ngayon nandito na ako. Kahit freestyle lang ulan to, matatalo na ito. Ano, sur? Game ka ba? Kinang ina ka? Ngayon nandito na pare, humarap ka na. Malalaglag ka sa harap ko sa isang minuto. Ngayon ikaw, taga Baguio na mapiprito. Kahit anong gawin mo, di ka papalag. Ang mga tira ko ngayon di masasalag sapagkat etong check lalagyan ng X. Etong si Sur ngayon dito ay mapepekis. Pekis kung ano-ano sinasabi. Kayaan maanghang ito na para bang wasabi. Isang minuto tapos na ako. Sige, ikaw naman sa iyong ikatlong round yun. Time! Round 3, hantay na ba kayo? Yo! Nag-1-on-1 kami nito sa basketball. Ito, akala mo, may sayad. Imimiss ko pa lang yung bola, puta, nagbabantay na kagad. Hoy, kumusta Joey boy? Tangina. Tinitira mo pa si Badang Nang kasi may kanta siyang papaya. Tapos gagawa ka rin pala ng tatlong bibi lang niya ka. Nagpaliwanag pa nga to sa akin. Sabi niya, hindi pre. Sabi kasi ng BBM, dapat pang masa. Parang skastakli na triple, kaya tatlong bibi. Gago. At yung laban nyo ni Saito, yung mga bars din nyo, walang diin. Yung mga judges ka, bumasi na lang kung sino sa inyo, mas maitim. Hindi, nag-choke kasi kay Saito, kaya siya natalot bumalpak. Mahina na kasi yung Ray eh, kaya di na kayang dumakdak. Tsaka bakit puro galaxy at outer space ang mga laman ng verso mo sa laban?
Ano yan, para masabi na yung sulat mo ay merong kalawakan? Hindi ka matalino tarantado porque may nerdong kataga. Sa isang dam nga lang natalo ka eh, dito sa Henyo pa kaya? Isa kang veteranong idol dati na unti-unting naging supot. Oo, una kang nahinog sa amin, kaya una kang naging bulong. Kaya itong veterano niyong hinarang, di na ito aabot pa ng part 3, mananatiling veteranong walang titulo like Barkley. Ito ay para lang si Eazy-E at ang nagmistulang AIDS ako kasi pinatay ko lang tong G sa loob lang ng isang linggo. Kaya, kita-kits na lang sa Sabado, dapat yung pasok niyo maaga para masaksihan niyo yung bawi ko dun sa nakalusot na bata. Round 3, Flict G! Rematch na sila, no? Sige, spit natin. Itong idol niyong anlakas, gusto niyong iwanan ko sakal na? May napapansin kayo, pag nagra-rap si Sur, para siya nagiging dancer. Yung kamay, sobrang galaw, kala mo puppet master. Ba't ka ba gumaganon? Kala mo maganda yun sa rapper? Tanga, mukha kang tubero na nag-aayos ng shower. Speaking of nag-aayos, di ba addict ka na mahilig mag-basketball? Kasi nakaka-relate siya, lalo na dun sa pick and roll. Pero nagbago na yan, nagbago na yan. Saksi ako, nagbago na yan. Siya na ay good boy mode. Pero naaalala ko pa rin addict ka, lalo na pag dadaan ako dun sa session road. Ano S? Ano Sur? Capital S. Nasa Baguio feeling gangster kasi siya daw yung pinaka-the best. Sa Baguio feeling gangster kasi siya daw yung pinaka-the best. G, laban sa S, subukan mo munang manalamin. Papagulungin ko lang tong S na to. Parang metamphetamine. At sige na, mag-rematch na kayo ni Mot. Bibigyan kita ng partida. Maglaban na kayo ngayon, ano? Sa inyo na yung TF ko, mga punyeta. Hindi. Congrats sa kanila. Maraming salamat, Nike. Yeah! Flict G versus Renyo, Batanggapo. Ay, Batang Baguio. And Republican. Ayan, pinili ko si Sorenyo sa magandang laban na yun. Grabe, matitibang bitawan talaga kanina. Kaya mapapanood nyo rin yan. Hindi ko na inabaan. Talagang yun na lang. Sorenyo. At sa sunod na laban naman, Sorenyo versus Flict G. Nakakagulat. Akala ko masisilat ni Flict G yung panalo. Noong una, nagsimula si Sorenyo ng medyo sakto lang. Sinagot ni Flict G na medyo parang tangong warm-up niya ng Diniverse. Noong sa second round, napansin ko nag-freestyle na ng konti si Flict G. Si Sorenyo, returns pa rin yung binabanat niya. Hindi naman kasi ito nakabase kung nag-freestyle ka o nag-return ka. Ang titingnan namin ay kung epektibo ba yung ginawa mong paraan. Kaya yun, noong round 3, medyo may pagka-defeatist attitude si Flict G, parang kinukonceive din yung laban. So, medyo nakakabigay ng pabor yun sa kalaban mo. At malakas din yung third round na binitaw ni Sorenyo. Nagbigay din ng hustisya para magharap silang dalawa ni Mot ulit sa finals ng 90 Battlefields. Yung sumunod na laban, lupit din, hindi nag-disappoint. Sorenyo versus Flict G. Nung first round, kinakapa ko pa yung kung sinong mas lama. Kasi si Sorenyo, sunod-sunod yung mga bugan niya ng bara. Pero hindi pa masyadong maka-adapt sa beat. Parang nakakapa. Pero malinis yung performance din. Si Flict G naman, mas veteran siya dito. Na talagang sasabayan niya yung beat na nakakapag-interact ko sa crowd. So, importante yung energy na yun, lalo na sa ganitong klaseng laban. So, hindi ko lang ano kasi mas maraming barang ng bugas si Sur. Tapos parang nag-slip ups din si Flict. So, siguro tie na lang yung first round na yun. Second round,
mas nag-dominate si Sir Henyo dito dahil nawala si Flict, nawala yung momentum niya sa dahil sa slip up. Pero nabawi niya dahil nag-freestyle pa rin siya. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin, sinasakyan pa rin yung beat hanggang matapos. Kaso nga lang, ang lupit na route niya ito ni Sir Henyo dahil mas nakapag-adjust na siya dun sa beat. So mas malinis na yung mga buga niya, mas naiintindihan mo na yung mga bara bilang audience, tapos mas nakukuha niya yung crowd na. Second round, malinis kay Sir Henyo. Yung third round, malinis din kay Sir Henyo na yung natin kasi na nawawalan si Flict, hindi niya nabugata yung mga baon niya. Whereas consistent si Sir Henyo, ganda ng mga punchlines, haka-excite yung finals. So yun, totoo kayo Sir Henyo, pero props kay Flict. Pagdating naman yung pangalawang laban kay... Kanina to kay Flict G tsaka kay Sir Henyo. Binigay ko rin lahat ng rounds ko kay lahat ng rounds kay Sir Henyo. Yung kung meron mang dikit na rounds doon, yun yung round 1. Yun yung round 1 tingin ko kasi medyo pero medyo binigay ko pa rin ng konti yung kay Sir Henyo dahil kung mapapansin niyo sa video medyo nag-slip up si ano doon si Flict kaya nilagyan ko yun ng edge si Sir Henyo doon. Yung sa round 2 at saka 3, halatahan mo na medyo yun yan, nag-freestyle si Flict. Siguro nakakalimutan niya yung mga bara niya. Kaya ayun, congrats pa rin sa kanilang dalawa. So ditong laban, pati rin doon sa laban ni Mo, tsaka ni Invictus, solid pa rin parehas. Ayun yan, binoto ko si Sir Henyo, lahat ng rounds binigay. Okay. Ngayon, sa last battle kay Flict G pati kay Sir Henyo, ang binoto ko si Flict G, bakit? Kasi para sa akin yung round 1 at round 3, kung ano magpapasihan, mas nakakatawa, mas kumakagat. Kasi pagka sa gantong klase ng battle, ano eh, hindi lang yung kalaban mo, yung environment, yung pong venue. So, it's not all about yung diin yung sinasabi mo sa kalaban mo, but how you incorporate yung elements sa paligid mo, sa mga punches mo. So, walang nanalo si Sir Henyo, congrats, pero ang boto ko dun, Flict G, RLMG. Yan, yun sa second battle naman natin. Sir Henyo versus Flict G. Kung round 1 ng pagbabasihan, para sa akin, mas lumamang ng punchline na mabigat, Sir Henyo talaga. Pero konting-konti lang yon kasi si Flict parang iba yung performance niya kanina sa performance nung laban namin. Ito, walang bias to, porque tinalo ko ni Flict. Pero binigay ko talaga yung kay Sir Henyo. Round 2 naman, konti, sa round 1, konti lang Sir Henyo. Yung round 2 naman, ini-expect ko na mas babawi si Flict dun eh. Pero mas naging, kumbaga, yung round 2 ni Sir Henyo, parang naging, ano yun, naging flat na lang yun eh, parang wala nang round reaction halos. Pero si Flict, yung in-expect ko kay Flict, parang nabalik kasi nga bigla siya ng freestyle. Sabi ko, sa sarili ko, alawanda-wanda si Flict, di ba? Kaya nung kinausap ko siya sa backstage, bakit nawala yung second mo? Sabi niya, nawala talaga siya. Pero sayang yun. Pwede pang maano yun eh, mahilot yung laban na yun. Pwede pang mahilot yun eh. Kung gaano kalakas yung round ni Flict. Ayun din gusto natin makita, yung talagang solid na round 2 ni Flict. Kaso bigla talaga siya nag-freestyle. Kaya buong buo yun, binigay ko kay Sir Henyo. Tapos sa round 3, makikita natin na parehas naman silang handa. Marami rin binito si Flict na talagang yung punches, pasok na pasok. Pati si Sir Henyo, doon ibibigay ko yun ng tabla. Doon sakali lang na na-speed ni Flict yung second round niya, doon ko matitimbang kung gano'ng kalakas yun, kung kaya bang lamunin yung round 1, tas tabla sa round 3, edi si Flict mananalo. Para sa akin ha. Ngayon, dahil na nag-freestyle si Flict, wala na dapat usapan doon. Tabla yung round 3, Sir Henyo yung round 1. Round 2, Sir Henyo yung buo. Kaya Sir Henyo. Kaya kita-kits tayo sa finals, November 24. Birthday ko pa yun. Pukin ang ina, hindi ako makakapunta. Kaya kayo-kayo na lang.
sulitin natin yung event na yon. Last na yon, finals, rematch, Surgenio at Mott sa Battle Force Manila, Sunugan. Yeah! Yo, Dano, para sa battle ni Flict G and Surgenio, yan, sa mga tropa natin na round 1, binigay ko kay Flict. Yun, malakas ang bara ng Flict sa round 1. Round 2, binigay ko kay Sur. Dahil medyo stumble si Flict, nakalimot, si Sur, handa-handa. Then yun, babasi dapat kami sa round 3, pero yun nga, nakita naman natin yung bumuo na kuha ni Sur Henyo yung round 3. Dahil freestyle si Flict, then Sur Henyo, okay yung battle niya, kumpleto, talaga mo napaghandaan na Sur Henyo sa laban niya. Flict G obviously said it himself, so we got ourselves a finals between Mott and Sorhenyo. Yeah, good luck. So what up, it's your boy because para sa battle na yun, sobrang lakas, Flict G versus Sorhenyo. Sa first round, medyo gusto ko yung mga banat ni Sorhenyo, so Sorhenyo ako dun. Pero sa second round, dun sila parang nag-ano na eh, nagtataasan na eh, kaso kinakapos si Flict G sa setup siguro, pati sa impact ng punchlines. So, kay Surgenio ako kasi grabe yung legs ni Surgenio nun. Tapos, sa pangatlong round, since nauna dun si Flict G, pangalawa dun si Flict G, pero nung mga nasa simulang parts ni Flict G, sunod-sunod na yung tama. So, dun ako parang nalito, ay parang gusto kong ibigay kay Flict G yung laban. Kaso nung mga bandang huli na, bigla na lang nag-freestyle si Flict G, tapos parang inuni niya na yung laban ni Mott, parang pinilit niya yung laban ni Mott pati ni Surgenio. So parang nawala na yung battle doon, tapos nung round na ni Surgenio, talagang sunod-sunod pa rin yung punchline, sobrang consistent. Ang pinanalo dito ni Surgenio yung consistency niya. So para sa akin, all three rounds si Surgenio. Jeez. Zero para kay Surgenio! Mott, tasa ka. Handa na ba kayo? Game na.